Titin nyo nga. Oh. Ay, si Bungla, natatakot sila kay Bukay. Ayla, ano bang ano? Nung panahon ba ng martial law? Ano, mas maganda pa nung panahon ng martial law o nung wala ng martial law? Maganda panahon ng Marcos noon. Nakontrol lang ang mga pamimili noon, pamilyan. Ayan, yung mga nagtrabaho na yan sa ibang bansa, si Kim Marcos yan. Yan ang simula, yung mga pag-ugnayan ni Marcos sa mga trabaho. Paano sinasabi nung martial law daw, marami daw patayan? Anay, nung Marcelo, alam mo yung si Aquino na yan, ari na impi yan. Sumuko lamang yan. Ha? Sumuko yan at may sakit na. Kaya sumuko yan. Ganang impi, kalaban ng gobyerno yan. O kaya nga, bakit nagkaroon ng martial law? Dahil kanino? Eh, paano nga? Dahil nga, maraming rail. Siyang siguro pumapatay ang impi. Pinapakon nila dito sa... Nagsisimula nga, gawa sa impi na yan. Yan ang pumapatay niyan. Kaya ito si Floro na ito, nahulihan niya yan. Kaya nakapukram yan. Nadidik niyo sa wawa, sa bahay niya doon. Nadidik niya, may kong lahat nadidikan. Yan. At doon, talagang control ang, pang, ang mga bilihin. Hindi basta nagpapataas ang bilihin ng mga iba. Kaya, tuntuan doon punta na si Eko Rico. Buto niya kaya natin yung nigasi ganote, hindi ba kaya kayo naaawa sa mga anak ninyo umiinom ng gatas. Galing-galing na ganon, ika, ganon ang halaga, ganyan. Yung galunggong na pangkarini, mga inyuulam natin, magkano ang halaga? Tingnan niyo ka, magkataas-aas at ay nung maupuway sa halip ng 16 yung galunggong, naging mahigit 30. Yung gatas na kondisada, dahil sa bata, nasabi nung ko, 16, mahigit 30. Ba, yung mga hao ko, nagtatawa talagang mga tao. Nung naupo na si Aquino? Ay, ang puntang nang sila, si Curicum. Kaya ala naman nagawa si Curicum. Kaya si Curicum, kaya si Ego Curicum, ay nagkasakit, nagkasakit tuloy ng cancer. Cancer na sakit niya. Hindi nagtagal. Kaya apat na taong tatlanta na namatay na rin eh. Ay, anong mas gusto nyo? Yung may martial law dati o yung ngayon na demokrasya? Ay, hindi pa kaya para. Ay, sabagay yan. Ginawa, hindi ka naman maniniwala doon kay Curicum. Demokrasya daw. Hindi naman natupad yung salita niya, demokrasya. Ay, ba't pag nagsasalita yung Marcos Lunay, pinapasara niya ang kon. Kaya mo, hindi niya naipasara. Yung kon niya. Kaya talaga sa kanya mamusun si Bakit. Siya mo. Pagagaling sa kanya ko. Galit na galit si Yabot ah. Oy, bakit gusto niyo kay Marcos noon? Ha? Bakit gusto niyo kay Marcos noon nung panahon? Gawa ng tahimik ang bayan. At saka matulungin. At saka Maynila na yan, napaayos, napaganda. Nakapagtayo ng mga sinta ng kulay. At yan naman si Imelda. Ayan, ang maraming nagkakaroon ng dependensya. Pagka ako, nangunguna na yan, nakasakay sa bansa. Para tulungan. Pagdahan yung mga nasalanta sa Bulacan. Ganyan ang kinukan niya si ano na yan. Kung sinaga mo, ay nakapalim namin yung mga yun. Eh kasi ngayon, meron ngayon mga kabataan galit na galit sa martial law daw. Nung panahon daw ng martial law, wala daw kalayaan. Tapos basta daw pinapatay yung mga tao ng walang dahilan, mga inosente. Ayun, salita na lang ng mga magulang nila yun. Sabihin nila, yung MPA nga na yan. Ayan, umaalis si Marcos. Wala na lalo. O, di malis. Wala na si Ikon. O, di tinutuon naman ito ng mga Ikon. Ayan. O, yung mga MPA na yan. Hanggang ngayon, meron. Ayan ang gusto ni Ikon. Maputol yung mga baril na yan. Basta may baril, mahuli. Ay, buti ka, hindi nagdiditik si Kunay. Ako pa siya, diditikin niya yung lahat ng mga Kunay yata niya. Yun, ha? Diditik niya, masami nagsami, hindi. So, pero dati, pagka hindi mo nilalabanan yung gobyerno, tsaka hindi ka lumalabag sa batas, hindi ka mapapahamak sa martial law. Ay, hindi naman. Ay, sumusunod ka naman sa Kunay. Ala namang pinagbabawal. Basta pagdating gabi, o kaya ikaw may pupunta ka sa ganung bayan, hihingi ka ng... Hingi ka ng permiso. Permiso, bago po ang gabi. Ay, mudar siya mga magkuhan.
mag-iskarsyon. Basta hihingi ka lang ako kahit anong oras kang malis. Pero safe dati, safe. Safe nun, nung may martial law. Ay, oo. Safe pa. Pagdating na ang ating gabi, alam nang gala-gala. Dating na ano si Jis.